inyong lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng ating mahal na patron, San Lorenzo Ruiz de Manila. Sama-sama po tayo magdiriwang ng banal na misa. Tumayo po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, hanggat hindi nahuhulog ang butil ng trigo sa lupa at namamatay, hindi ito magbubunga. Tayong lahat ay tinatawag upang tumulad sa halimbawa ng mga banal. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng banal na hapunan kung saan ating sinasariwa ang pinakamahalagang pag-aalay para masagip ang tanan. Inaamin po. Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga mahal at mga banal, sa inyong mga kapatid,
kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
tayo. Maraming makapangyarihan ang mga gumaganap sa iyong kalooban kahit na sila'y usigin at pahiraman ay itinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Luis at mga kasamahan ay mapasaaminawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa at tao ay aming magampanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, kumanda ka sa mga pagsubok, maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang pasisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkakaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. At walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain na kayo, pasasagalain, at paniligayahin magpakailanman. Tingnan niyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasipayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dinimik? Sapagkat mawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinapatawad niya tayo sa ating kasalanan, iniligtas sa kagipitan. Kawawa ang mahihinang loob at mga tamad. Kawawa ang makasalanang mapagkunwari. Kawawa ang mahihina ang loob. Ayaw nilang magtiwala, kaya hindi naman sila tatangkilikin. Kawawa kayong mga nawala ng pag-asa at ayaw nang makibaka. Ano ang gagawin ninyo pag naningil na ang Panginoon? Ang mga may takot sa Panginoon ay hindi sumuway sa Kanyang utos. Ang mga umiibig sa Kanya'y namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang mga may takot sa Panginoon ay nagsisikap na siya'y bigyan lugod. Ang Kanyang kautusan ang umiiral sa buhay ng mga umiibig sa Kanya. Ang mga may takot sa Panginoon ay handang maglingkod sa Kanya. Nagpapakababa sila sa Kanyang harapan. Sabi nila, ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon na sa halip sa mga tao. Sapagkat, kapantay ng Kanyang kamahalan ang Kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awitin po ang salmong tulungan.
ang kamatayan ng banal. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y sa dalangin ko at ibig, ako'y kanyang dinirinig. Tuwing ako'y tumatawa, kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga kapatid, talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang
ang ganap na kaligtasan. Sapagkat, tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwi ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga hayong espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, "Masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Ganapot kayo ay isang laking hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa Niya. Siya rin ang tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo bayang hinirang Niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon, sumasa inyo ang Kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamatay ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Mabuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador, ang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na sugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng matuwid. Sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamamangan. Kayo'y malaya, subalit ang kalayaay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa Emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah.
Noong panahong iyon, makita ni Jesus ang napakaraming tao. Umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kaniyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalibin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithing. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimula kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibigkaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kayo'y din ang ginagawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ating pampuno o
the things that we use to hide our poverty, eh wala palang kakabukuluhan. Wala palang kakabukuluhan. At sino ang tunay na mayaman? Ito yung taong nakakabit sa may hawak ng kayamanan. Napalihin niya ng tulog, eh, iaabot kagad-agad. At sino ang mayaman ito? Sino yung mayaman si Papa? Si Lord. Si Lord. Yan. Kaya lahat ng uri ng kayamanan na hindi nakakabit sa ating Panginoong Diyos, ito yung kunya-kunyari. Kunya-kunyari. Kaya mo papalad ang mga taong ang kayamanan ay ang ating Panginoong Diyos na talaga ito at ating narinig sa unang pagbasa ay hindi papabayaan, hindi mabibigyan. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasipayo? Sabi dito sa pagbasa, may nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya didilig sapagkat mawain at magpagpatawad ang Panginoon? Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan at pinililigtas sa kagibigan. Yan ang tunay na mayaman na itiwala sa ating Panginoon. Katulad ngayon, hindi tayo inibiyesta ngayon. Tayo ay masaya. Sinang nakatitiyak na bukas ay hindi siya mamamatay? Kataasan na ating maasan na yung life insurance. Yung life insurance, hindi ito para sa iyo, para sa mga maiiwanan mo. Ayan, ba't di life insurance? Ayan, pangita nga. Ang life insurance ay paghanda para sa panahon na kayo mamamatay. Hindi nga lamang natin na. Pero, isang tao, may pananampalataya, may pagtitiwala, isasabihin niya, eh, siya wa. Piyano. Piyano. Sasabihin niya, nabuhay ako nung hindi ko hinili. Diba? Ikaw mabihin sa atin na tayo buhayin. Wala. Nakita na lang, ah, pala yung buhayin. Pero bakit ito ang itsuna? Ako pala yung buhay. Salamat kahit hindi ko hinili. At ngayon, patuloy na binubuhay sa kabila ng aking pagiging makasalan. At kung panahon na, upang ako'y pumanaw, ay tatanggapin ko sa pagkatalam ko. At pagpanaw na ito ay susi para sa mas magandang buhay. Kaya si San Pablo, hindi na mapakali. Sabi niya, kung ako'y pabibiliin, mas gusto ko mamatay na. Sa pagkatalam ko, mas maganda. Eh, tatanggapin ko na ako'y mabubuhay pa dahil kinakailangan pa akong maglingkod. Kailangan pa ako ng Diyos. Pero kung ako'y pabibiliin, gusto ko lang mamatay. Sabi niya sa ko. Magiging dukha. Kung pag-usapan ay ang ating buhay, bigay ito. Hindi natin hawak. Pwedeng kunin ng Diyos kailanman, hindi natin kontrol. Pagiging dukha o ang pag-usapan na yung well-being na ating sinusustentuhan sa pamamagitan ng pera o whatever. Pero kung puto lamang ito, kung puto, sa pagkata natin, well-being ay galing talaga sa ating Panginoon. Merong pangalawang uri na ano, ng pagiging dukha
At ito ay nasa ikalawang pagbasa. Eh, wala pala dito ikalawang pagbasa. Eh, yung pagiging tuka sa ikalawang pagbasa ay may kaugnayan sa moral power. Pagiging tuka kung ang pag-uusapan ay ang kabutihan, ang kagandahan loob. Sapagat siguro kung wala yung batas, kung wala yung mga ano, nakagawa na tayo ng ano, ng masama, bigay hiling, bigay layo. At kung wala nakakakita, ay talaga ito gayon na. Sapagat sa kaibutura ng ating puso, tayo makasarili. Makasarili tayo. At kung tayo man ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, sapagat una, sapagat tayo may hinihintay na pakinapa. Ako ay magiging mabait sa iyo dahil inaasa ko na maging mabait ka rin dahil pag hindi ka naging mabait sa akin, para ano pa, maghahanap ako ng mga. Ako'y magiging mabait sapagat kung makakundi ako ng maging mabait sa iyo, ikaw ay makapangyarihan. Baka anong gawin mo sa akin? Magiging mabait ako sa iyo dahil sa deep inside ay nariyan. Tuha ko ang pag-uusapan ay ang kagandahang loob at ang kabutihan. Salamat na lamang sa Diyos. Sa kanyang kabutihan ay binibigyan tayo ng kakayahan na magpakabuti. Na magpakabuti sa ating tapo. At alam niyo at alam natin lahat na ang pinakamatinding kapatitan ay yung ikaw ay nakakatangkap ng pain galing sa isang taong inaasahan mo ni service mo ang magmamahal at kakalitan sa iyo. At ito yung nangyayari sa pamilya, sa buhay ni asawa. Ang buhay ni asawa, isa sa mga lugar na doon ay damang-dama ang pagmamahal. Hindi na sila dalawa kundi isa. Ang ganda no? Hindi na sila dalawa kundi isa. Pero dito, dahil sa ating pagiging tukha, sa kabutihan, moral poverty, dito rin nararanasan ang pagiging division, at ramdamang-dama, magkasining ang katuman, pero ang damdamin at ang pag-iisip sa isa't isa ay isang kilometro ang layo sa isa't isa. Yan ang napakatitiguri ng kamukulan. Pero dahil sa kagandahan loob ng Diyos, dahil sa umaasa sa kanyang kagandahan loob at nagtitiwala, ito ay pwedeng maranasan. Nagiging mayaman dahil sa pagtanggap ng pagmamahal na galing sa Diyos. Yung pagmamahal ng mga asawa sa isa't isa, hindi ba nalig yun? Galing sa Diyos, ipinadadalo na. Mahal ang magulang para sa mga anak, hindi at inyo. Galing sa Diyos, ipinadadalo na. Yung pagmamahal ng mga magkakapatid sa isa't isa, pagmamahal ng anak sa magulang, galing sa Diyos, ipinadadalo na. Kaya pagdasal natin, nasanay tayo maging mayaman at hindi duka. Ayon sa unang pagbasa, magtiwala sa Diyos. Hindi ka pa mamaya. Pangalawa, tayo maging mayaman. Pag-usapan ay pag-ibig at kagandahan loob. Maging bukas sa pagmamahal ng Diyos. Upang ito ay ating madama at ibahagi sa mga taong unang dapat nating mahalin. Pangatlo ay di yung mabuting balita. At ito naman ang sinasabi, ito'y totoo.
Yung hindi maniniwala, lupi kayo. Mapana. Yan. Kung sino may sabi nito? Abadi sa Jesus. Huwag kayo magpapaniwala sa kung sino-sino, ha? Huwag kayo magpapaniwala sa kung sino-sino. At ang pinaka-test sa authority nitong pinaniniwalaan mo, eh, sabi mo, sino may sabi niya? Eh, si ganito, mamamatay din niya. Baka mauna pa yan kaysa sa iyo. Eh, si Jesus namatay din, pero muling nabuhay. Yan. Yan, mamili tayo doon sa ating pinaniniwala. Ang naniniwala sa sabi-sabi ay ano, yun na nga. O, mapalag ang mga ama na walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa Kanya. Mapalag. Kasi ang may sabi sa Jesus, walang inaasahan kundi ang Diyos. Ay napakagandang pakinggan. Napakagandang pakinggan. Katawang nakakatunaw sa puso. Kumusta po kayo? Ito, nakakaraos sa tulong ng Diyos. Ayan. Nagka-feel na feel mo? Hindi ka, ano, hindi nagbibiro? Kita mo, hirap. Pero sa kanyang puso, mapaya pa. Kumusta na po kayo? Ito po, Father, nakakaraos sa tulong ng Diyos. Oh. Halimbawa, oh, kumusta ka? Naku, pare. Sinwerte. Huwag ka katitiwala dyan. Alam mo, sinwerte.